saksihan ngayong gabi. Sa gitna ng pagmahal ng mga bilihin, umento sa sahod, di sinusulong. Pero presidential advisor at employers group, umapilang maghinay-hinay. Huli na mga mangisda kumonti dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng diesel. Hirap sa paglikas mula sa Ukraine, ibinahagi ng ilang Pinoy. Iga, napapanahon na ang aumento sa sahod sa gitna po ng pagbahal ng mga bilihin. Ayon yan sa isang labor organization. Pero para sa isang tagapayo ng Pangulo at grupo ng mga employer, maghinay-hinay muna sa usapin ng wage hike. Saksi lot, si Jamie Sang. Jamie? Pia Igan, dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, hindi na raw kasya ang sweldo ng mga minimum wage earner na nakausap namin. Kaya iisa ang kanilang hiling. Umento sa sahod. Dalawang araw pa lang matapos ang araw ng sahod, pero halos wala na raw natira sa sweldo ni Esmeraldo. Stay-in na raw siya sa gasolinahang pinagtatrabahuhan. Pero kahit anong tipid, hindi na raw napagkakasya ang kanyang kita. Medyo kinuulang na po, kinakapos na po sa ano, ang dami kasing bayaran, every month. Mas maganda ba kung tataas yung sahod namin? Magkatuwang nang kumakayod ang construction worker na si Dino Nervar at kanyang misis. Pero kapos pa rin ang kinikita nila para sa kanilang pamilya. Tatlo ang kanilang mga anak. Pag talagang nagsabay-sabay po kasi yung bayaran, yung pangangailangan, yun po talagang masyoshort ka po. Kaya may utang ka. Bago ka po uli sumahod, may utang ka na po. Sabi ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research, isang non-profit non-governmental labor organization, napapanahon nang bigyan ng taas sahod ang mga empleyado. Matagal nang mababa ang sahod ng mga manggagawa. Pagtama pa nung pandemya, at that point na kailangan nagkaroon na ng wage subsidy. And now, lalo na ngayon na sumisirit yung presyo ng mga bilihin, dapat na talagang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Si Labor Secretary Silvestre Bello III, aminadong maliit ang 537 pesos minimum wage sa Metro Manila. Pero... Kailangan talaga ng manggagawa ito. Kulang na ang sweldo nila. Pero kaya ba ng employer? Dapat tignan muna natin kasi kabubukas lang natin yung economy. Let's stabilize muna. Ayon sa Chamber of Commerce of the Philippine Islands o CCPI, hindi kakayanin ng maraming negosyo ang wage hike, lalo't marami ang apektado ng pandemya. Many if not most businesses have closed down, have shut down, and have difficulty trying to survive. So to burden them now with an increase in wages, you would just make it almost impossible for them to open up again and employ people. Pero may mga negosyo rin naman daw na maganda ang kita nitong pandemya at pwede raw voluntaryong tumulong sa kanilang empleyado. The government can also identify because the government knows based on the income tax they filed who made better than prior pandemic. And the government can just induce them and, you know, cajole them to help the economy recover by maybe expanding more, by maybe investing more. Habang wala pang katiyakan kung magkakaroon ng aumento sa sahod, isa lang ang tiyak sa ngayon para sa mga minimum wage earner. Kailangan talagang mag-budget. Pia Igan, hindi naman daw sobra-sobra ang hinihingi ng mga manggagawa. Sapat lamang daw para maibsan ang bigat sa bulsa dahil sa mahal ng mga bilihin. At live mula rito sa Quezon City, ako si Janie Santos, ang inyong saksi. Inaasahang mas darami pa ang mga paaralang lalahok sa face-to-face classes ngayong nasa mas maluwag na alert level 1 ng maraming lugar. Sinadya na rin ng mga Katoliko ang mga simbahan ngayong simula na ng Kwaresma. Saksi, sina Victoria Tulad at Joseph Morong. Balik na ang pagpapahid ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday ang hudyat ng Kwaresma. Dagsa ang mga nagsisimba sa oras-oras na in-person mass sa Quiapo Church. Masaya. Ayan, siyempre, nakapasok na kami dito sa simbahan. Salamat sa Panginoon. Wala na yung maluwag na tayo. Dito sa Quiapo Church sa Maynila, mahigpit na ipinatutupad ang social distancing. Isa sa mga minimum health protocols ngayong nasa alert level 1 na ang Metro Manila. Ayon kay Father Badong, kung mapapanatili ang alert level 1 sa Metro Manila sa Holy Week,
ibabalik na ang ilang mga aktibidad katulad na lamang ng paglalabas sa Poong Nazareno sa Good Friday. I'm sure excited silang masilayan ng Nazareno. Kailangan natin ihanda ang mga deboto under new normal kasi hindi pwede yung katulad nung dati kasi hindi pa safe. Napuno rin ng mga deboto ang Baclaran Church sa Paranaque. Hindi na iwasang may mga nagkakadikit kaya pinaalalahanan sila ng mga tauhan ng simbahan. Mahalaga pa rin masunod ang health protocols dahil andyan pa rin ang banta ng COVID kahit pababa ang mga kaso. 866 na bagong kaso ang naitala ngayong araw na pinakamababa ng pumasok ang taon. 4.7% naman ang positivity rate. Dalawang sunod na araw na mababa sa 5% benchmark ng World Health Organization. Dahil Alert Level 1 na ang Metro Manila, mas maraming paaralan na ang sasali sa face-to-face classes. Si Daniela, gusto nang makitang muli ang mga kaklase. Masaya po na may halong excitement and nakakakaba din po, ma'am. Nahihirapan na din po ako sa online classes dahil po hindi ko po masyado maintindihan yung teacher. May konting takot po, kaya lang po fully vaccinated naman po siya. Sa eskwelahan ni Daniela, 18 lang muna sa mahigit 1,500 students ang kasali sa pilot class. Isa lang muna because we want to see kung ano yung mga areas na kailangan naming i-improve para kapag gradually nag-increase kami ng number of classes, talagang sobrang maayos na. Ayon sa DepEd, mahigit 4,000 paaralan na ang nag-resume ng face-to-face classes. Kung maibabalik na ba ng husto ang face-to-face classes kahit sa susunod na taon, you mean full face-to-face na 6 oras, 8 oras ang teacher at ang mga bata nagkakaharap. Hindi yan posibleng mangyayari. Lahat na bansa na binabantayan namin, may blended component talaga. Pagdating naman sa tertiary schools, we will continue with flexible learning as a policy. So universities have the option on the delivery modes that they will use. Pati mga nagtitinda, umaasa ring magbabalik na ang mga estudyante, gaya sa UP Diliman. Yung mga estudyante, may mga organisasyon sila, mga empleyado ng UP, kumbaga sa ano, sila yung mga katuwang na tumulong sa amin na magkaroon din kami ng mga ayuda. Sa huling advisory ng UP Diliman, limited face-to-face classes pa rin ang ipatutupad para lamang sa 338 graduating students mula sa 6 na colleges. Ako si Victoria Tulad. Ako si Joseph Morong. Kami ang inyong saksi. Isang testigo sa pagdukot ang haharap sa imbestigasyon ng Senado bukas kaugnay sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Inalam naman ng pulisya kung may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero ang isa namang van driver na 4 na buwan ang nawawala. Saksi, si Emil Sumangi. Gusto po namin sanang makabalik sa aming tahanan kasi kailangan po namin ng patio di pamilya. Sana po makita na po yung asawa ko. Lumuluhang dumulog kanina sa PNP-CIDG si Nilda Calvo upang humingi ng tulong sa nawawala niyang asawa. Sa kwento ni Aling Nilda, November 8, 2021, nawala ang kanyang mister na si Carlos Alfonso Calvo, 47 anyos, isang van rental driver. Nagsabi raw ito na bibiyaking Palagun at Batangas pero hindi na raw nakauwi. Ang sabi niya, may pasahero daw siya, chat sila ng chat ng friend ko hanggang 5 p.m. Nabasa pa niya yung chat pero hindi na siya makareply. Isang linggo lumipas, na-recover ang sasakyang minamaneho ni Calvo sa Santo Tomas, Batangas. Pero sinisilip ang angulo kung may kaugnayan din ba sa sabok ang pagkawala ng kanyang mister. Nag-uusap sila ng mister ko at saka yung mister niya. Nabanggit daw sa kanya na may amo sila sa sabong. Kasi nakita yung mister ko, umakit kami sa third floor nila. Marami silang manok, magagandang manok. Kung makumpirma yan, daragdag siya sa 31 taong may kaugnayan sa sabong na nawawala pa rin sa paggulong ng investigasyon dito ng pulisya. Iaharap nila bukas sa pagdinig ng Senado ang isang testigo sa pagdukot umano sa sabongero sa Manila Arena sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News mula sa Binong Special Investigation Task Group, handler ng manok ang testigo at regular na nagsasabong din sa Manila Arena. Kilala raw nito ang mga nawawala. Nasilip pa raw ng testigo mula sa bintana sa second floor ng sabungan ng grupo nang isakay nila sa sasakyan ang mga sabungero bago magkakasunod na lumabas ng Manila Arena. Ako si Emil Sumangit, ang inyong saksi.
Pati huli na mga mangingisda apektado dahil nabawasan ang kanilang paglaot ngayong sunod-sunod ang oil price hike. Sa gitna ng pagmahal ng petrolyo, aprobado na ang fuel subsidy sa mga mangingisda, magsasaka at pati sa transport sector. Saksi si Bernadette Reyes. Naglalaro na sa 52 hanggang 65 pesos ang kada litro ng diesel sa buong bansa, hanggang 83 pesos naman ang gasolina. Kaya said na ang budget ng taxi driver na si Jonathan. Nagbabaho na lang ako. Para makatipid. Dati nakakaway pa ako ng miski 800 man lamang. Eh ngayon, malabo na sa 400 eh. At apektado pati mga mangingisda. Sabi ng grupong pamalakaya, dahil sa mahal ng diesel, talo sila sa gastos. Kaya kailangan bawasan nila ang kanilang pangingisda. Ang resulta, bumaba ang kanilang huli. At kapag mababa ang kanilang huli, maapektuhan ito ang supply at presyo ng isda. Kaya nila dapat mabigay na agad ang fuel subsidy. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Department of Agriculture at i-airin namin ito kapag nakuha namin. Sa pulong kagabi ni Pangulong Duterte kasama ang kanyang gabinete, isa sa mga inaprubahan ang fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Ganon din ang para sa mga public transport operator and driver na ipapasok sa kanilang pantawid pasada card. Yung card po na i-issue natin ay meron hong nakalagay na plate number. So para ho meron tayong basis po no, pag sila ay nagpresenta na ho doon sa ating mga participating gasoline stations. So yung card po na yun, kung sino po ang may hawak noon, imamatch po yun doon sa plate number ng sasakyan mismo na nagpapagas para ho makuha ho or magamit po yung fuel subsidy. Dahil apektado ng mahal na langis ang presyo ng ilang bilihin, nakahanda raw ang gobyerno na ipatupad ang price control law. Ibig sabihin, maaari magpatupad ang price ceiling sa ilang basic commodities. Hiling din ng palasyo sa Kongreso ang pagrepaso sa oil regulation law para bigyang kapangyarihan ng gobyerno ng mamagitan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. For the medium term, we call on Congress to review the oil deregulation law, particularly provisions on unbundling the price and the inclusion of the minimum inventory requirements in the law, as well as giving the government intervention powers or authority to intervene when there is a spike and or prolonged increase of prices of oil products. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, malabong ma-review ito ngayong naka-recess ang session ng mga mambabatas. Dapat daw magpatawag ng special session ng Pangulo. Depende kung gano'ng kabilis gusto mangyari ng mga biyak, ng Kongreso, saka ng Malacanya. Kung i-review, medyo may katagalan. Kung i-review, okay din, fine na fine ako. Kasi punto ko dyan, I voted no against the oil deregulation dahil kinakabahan ako mangyari, nangyayari niyo. Ang tugon naman ni House Speaker Lord Alan Velasco, i-airin namin sa oras na makuha namin. Sabi ng Department of Energy, kung maamyendahan ang oil deregulation law, matutuos daw ng DOE ang gastos ng mga oil company at kung paano ito maaaring mapababa. Pagdating naman sa supply, aabot pa raw sa mahigit 40 araw ang inventaryo ng bansa sa diesel at gasolina. Hindi ba ito tayo masyado maapektuhan ng supply, talagang tatamaan po tayo dun sa price because we are competing. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mahigit 500 na ang naitalang casualty sa patuloy na opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Naging pahirapan din ang paglikas ng ilang kababayan natin doon dahil sa tumitinding tensyon. Saksi si Mai Bermudez. Pinalilikas na ng Defense Ministry ng Russia ang mga residente sa Kiev. Tatargetin daw kasi ng Russia ang mga lugar kung nasaan ang security at communication services ng Ukraine. Sa huling tala ng United Nations, mahigit 500 na ang kumpirmadong casualty sa mga sibilyan. Kabilang dyan ang kinumpirma ng Ukrainian government na 10 nasawi sa Kharkiv matapos ang rocket strikes ng Russia. Ang kababayan nating si Eliza, sa bomb shelter nagtatago kasama ang ilang Ukrainians kapag tumutunog ang sirena sa Kiev. Noong isang gabi, pinaulan na ng bomba ang Ukrainian military camp malapit sa tinitirahan ni Eliza. Nung unang araw ng pagsabog,
takot po talaga. Grabe yung nervyos, parang nanginginig po yung buong katawan ko. Si Jeramil naman, nakalikas na papuntang Romania kasamang kanyang asawa at mga anak. Noong unang araw pa lang ng pagsalakay ng Russia noong isang linggo, 18 oras siyang nagmaneho makatawid lang sa border. Yung first week namin dito, yung bunso ko naging nag-iiyak sa gabi. Minsan nagugulat, parang bigla na lang gagagalaw, nag-iiyak. Kahit ako nga, sandali ko lang na-experience yung lakas ng pagsabog. Pag may narinig ako ang lakas ng putok, alam ko, naisip ko agad, bomba na. Ang grupo ng mga Pinoy na tumutulong sa pamilya ni Jeramil, handa na raw kupkupin ang iba pang mga Pinoy na lilikas ng Ukraine. Siguro nasa ano na po natin, dugo natin o sa puso natin na hindi natin matiis ang kababayan. Ayon sa DFA, may team sila sa Kyiv para alalayan ng mga Pinoy na nangangailangan ng tulong. Si Lorraine Royo nakipagkita sa DFA team sa Kyiv at isa siya sa 13 Pinoy na nakauwi na ng Pilipinas kagabi. Takot po siyempre, first time ko po na ganun, ng putukan, hindi ko po alam kung anong gagawin. Kinumpirma rin ng DFA na mula Ukraine ay nakalikas na papuntang Moldova ang 21 crew ng barkong MVS Breeze. Sa gitna ng mga pag-atake, tingin ni President Volodymyr Zelensky, target ng Russia na burahin ang Ukraine. Kaya panawagan niya sa European Union, ipakita ang kasama sila sa laban ng Ukraine kontra sa Russia. Maraming bansa nang nagkondena at nagpataw ng sanction o parusa laban sa Russia. Kahapon, nag-walk out ang ilang representative ng mga bansa sa gitna ng speech ng Russian Foreign Minister sa UN Human Rights Forum. Ang Amerika naman, isinara na ang kanilang airspace sa lahat ng flight mula Russia. Thought the West and NATO wouldn't respond. But Putin was wrong. We are ready. We are united. Ang Pilipinas naman, nagpahayag na rin ng pagtutol sa pamamagitan ng Emergency Special Session ng United Nations General Assembly. Nakikiisa rin ng palasyo sa panawagang itigil ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Naglabas si Pangulong Duterte ng executive order para mamonitor at mabigyan ng proteksyon ng karapatan ng refugees, stateless persons at asylum seekers sa seguridad at kalayaan sa paggalaw. Pinulong naman kahapon ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng militar at pulisya para pag-usapan ang mga posibleng epekto sa bansa ng Russia-Ukraine conflict. We appeal for an immediate end to the unnecessary loss of life and call on the states involved to forge an accord that can help prevent a conflagration that could engulf a world still struggling to recover from the COVID-19 pandemic. Inilawan naman ang mga kulay ng Ukrainian flag ang Manila Cathedral bilang pakikiisa sa panawagan ni Pope Francis na gawing araw ng pagdarasal at fasting para sa kapayapaan ng Ukraine ang Ash Wednesday. Ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na nakalagay sa mga pakete ng tsaa ang nasabat sa operasyon sa Bacoor at Imus, Cavite. Ating saksihan. Pasado alas 12 na tanghali kanina, nang sadyain ng mga pulis ang isang subdivision sa Imus, Cavite. Ang target, ang dating TNVS driver na si Joseph Loretta. Nasabat mula sa suspect ang 4 kilo ng hinina ng shabu na nakalagay sa teabag. Aabot sa 27.6 million pesos ang market value nito. Hindi din nakatanggi si Loretta sa paratang sa kanya. Isang dating kapwa TNVS driver daw ang nang-engganyo sa kanya. Ayon sa pulisya, ginagawang front down ng suspect ang pagbebenta ng RTW. Walang piyansa ang mga nagdamong kakaharapin ni Loretta. Sa Bacoor City naman, kalaboso ang isang habal-habal driver matapos makulihan din ng shabu. Ayon sa Pitaya Calabar Zone, nakakuha sila ng impormasyon na sangkot umano sa illegal na droga ang suspect na si J.R. Fontiveros. Agad sila nagsagawa ng surveillance at nang makumpirma ang lokasyon ng suspect, saka sila nagsagawa ng operasyon. Nakuha mula kay Fontiveros ang 2 kilo ng hinina ng shabu na nakalagay sa teabag. Nagkakahalaga ito ng 13.8 million pesos. Tumagi magbigay ng pahayag ang suspect na naharap din sa mga reklamong walang piyasa. John Consulta, GMA News. Patuloy sa pag-ikot sa iba't ibang probinsya at lungsod ang ilang presidential at vice presidential candidates. Saksi sina Sandra Aguinaldo, Mav Gonzalez at Salim Refran.
maiahon sa kahirapan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mensahe yan ni Senador Manny Pacquiao sa kanyang pagbisita sa Pangasinan. Nakipagkita rin siya sa mga lokal na opisyal at inalamang sitwasyon ng mga nagtitinda sa Lingayen Wet Market. Tinanong din si Pacquiao tungkol sa pagdalo sa mga debate. Debate pa lang, natatakot na. Paano pag nanalo ka na? Eh, nakatakot, baka magnakaw naman ng pera ng gobyerno. Diba? Pero karapatan naman nila yan na hindi maganda ng debate. Pero ang taong bayan kasi, gusto nilang malaman yung plataforma mo, yung plano mo sa kanila. Sinalubong din si Pacquiao ng mga taga-suporta sa paglilibot sa San Carlos City. Hindi niya kasama ang running mate na si House Deputy Speaker Lito Atienza na nagpapagaling pa sa operasyon sa tuhod. Ngayong International Women's Month, binigyang pugay ni Vice President Lenny Robredo ang mga kababaihan at iba pang sektor. Ginawa niya yan sa harap ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mga women's group at kabataan sa Sampaloc, Maynila. Kasama ni Robredo ang katandem na si Senador Kiko Pangilinan at ilang senatorial candidate. Bago nito, sumalang si Robredo sa Catholic E-Forum ng Radyo Veritas kung saan sinabi niyang kahit sarado katoliko siya, pabor siya sa same-sex civil union. Sangayon po ako sa sinabi ni Pope Francis na lahat tayo anak ng Diyos. I am all for civil unions like he is. Dahil ang paniniwala natin, may karapatang lumigaya ang kahit sino at hindi sila dapat parusahan for the choices that they make. Nagipagdayalogo rin si Robredo sa mga grupo ng mga kooperatiba. Si Pangilinan na nawagang ilabas na ang 500 million peso subsidy para sa mga magsasaka at mangisda at 2.5 billion peso subsidy para sa transport sector dahil sa serye ng oil price hike. May pakiusap din siya sa mga ahensya ng gobyerno. Lahat sila bumili na direkta sa ating magsasaka at mangingisda ng produktong agrikultura. Bumili na direkta ang ating mga departamento bilang suporta para makatutok ang ating magsasaka at mangingisda sa food production sa halip na naghahanap ng solusyon dito sa problema ng krudo. May impormasyon daw sa Senador Ping Lacson na posibleng may sangkot ng mga pulis sa kaso ng pagkawala ng ilang sabungero. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng PNP dito. Pero ayon kay Lacson, tiniyak naman umano ni PNP Chief General Junardo Carlos na bibilisan nila ang pag-iimbestiga sa kaso. Hindi natin alam. Ano? May mga information na pumapasok na posibleng may mga policemen na involved. At ito, nasa shoulder talaga ito ng liderato ng PNP. Meron man talagang personnel ng PNP na na-involved. Naglibot sa Camarines Norte si Lacson at ang katandem na si Senate President Tito Soto kasama ang ilan sa kanilang senatorial candidates. Nakapananghalian nila si Governor Edgardo Taliado at nagtungo sa Agro Sports Center ng Daet. Sa harap ng mga taga-suporta, binigyang diin ng tandem ang kanilang mga prioridad lalo na sa sektor ng agrikultura. Kung kami dalawa ng mga batas, ang siyang pag-iimplementa ng batas, garantisado ang pagiging mabuti para sa inyong lahat. Bataan ang dinayo ni Manila Mayor Isko Moreno at Doc Waliong kasama ang kanilang senatorial candidates. Sabi ni Moreno, kabisado raw niya ang lugar ng kanilang motorcade dahil nagtrabaho siya sa isang sakahan sa bayan ng Pilar noong teenager pa siya. Binisita rin nila si Bishop Roberto Cruz Santo sa Cathedral Shrine Parish of St. Joseph at nagpalagay ng abo ngayong Ash Wednesday. Bago umikot sa Balanga at Dinalupihan, tinanong si Moreno tungkol sa nakatenggang Bataan Nuclear Power Plant. Hanggat may option, dapat hindi natin masyadong ini-entertain yung nuclear energy source. No? Sa ngayon, maraming source of energy. I'm not saying it's not harmful, but less na masamang epekto sa kapaligiran. Sa usapin naman ng Russia-Ukraine, sinabi ni Ong na dapat meron din paghahanda sakaling humantong ito sa nuclear war. Wala tayong preparation eh. Oras na may nuclear war sa ibang lugar, aabot din dito yung fallout eh. Dapat bumili na tayo ng potassium iodide, radiation detection kit. Meron na tayong, hindi fire drill, nuclear radiation drill. Mula sa Bataan, dumiretso ang grupo ni Moreno sa Pampanga para sa PressCon at community meeting. Walang public engagement ngayong araw ang tambalang Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte.
sa pagdalo kahapon sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, tinanong si Marcos tungkol sa Russia-Ukraine conflict. Tingin ni Marcos, hindi raw kailangan magkaroon ng stand sa isyong ito at mas naiisip raw niya ang mga kababayan nating nasa Ukraine. I worry about our nationals. Marami na raw napunta sa Poland. But there are some who do not want to be repatriated. So that's not the problem for the Philippines now. I don't think there's a need to take a stand. It is, we are not involved except for our nationals. Sa isa namang statement na ipinalabas ngayong araw, hinikayat na magkatandem ang gobyerno na maglatag ng mga hakbang para makayanan ang impact ng pagsirit ng fuel prices sa world market dahil sa sigalot ng Russia at Ukraine. Ipinanukala rin nilang suspindihin ang excise tax sa fuel imports bilang bahagi ng subsidy para sa oil companies. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Mav Gonzalez. At ako si Sanima Refran. Kami ang inyong saksi. Abala rin sa kani-kanilang aktibidad ay iba pang presidential at vice presidential candidates. Saksi, si Marisol Abduraman. Lumuhok sa isang online forum ang presidential candidates na sina Abella at Gonzalez. Ipinaliwanag dito ni Abella ang ilan sa kanyang mga plano kapag naluklok sa pwesto. Ang Pilipinas ay maging isang makatarungan, mapayapa at isang masiyang bayan. Basically, I talk about it not in terms of structure so much, but in terms of more equal opportunities. That people have equal opportunities to education and to health. Naglabas naman ang kanyang saloobin si Gonzalez sa dapat sanang ginawa ng gobyerno sa laban kontra COVID-19. Mga sa front line sana ng ating pag-address sa pandemya, yung mga scientists at saka yung ating medical community, dapat sila yung binigyan ng mas visible na participation kung paano imamanage sa pandemic. Dumalo naman sa Assembly ng Partido Lakas ng Masa sa Malolos, Bulacan ang magkatandem na si Calyode de Guzman at Walden Bello. Benepisyo para sa mga manggagawa, pati na ang pabahay at trabaho sa masang Pilipino ang tututukan daw ni Calyode. Kapag nanalo ang slate ng manggagawa naman, kagad itataas natin ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya kapantay ng sa Metro Manila. Binatikos naman ni Bello ang mga kandidatong hindi dumadalo sa mga debate. Humarap kayo sa bansa, humarap kayo sa taong bayan para mag-judge sila. Sila ang magiging maghuhusga kung kaya nyo ba ang maging number one and number two pinuno ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Marcos at Duterte kahapon na pinag-iisipan pa nila kung dadalo sila sa debate ng COMELEC. Sinabi na rin noon ni Duterte na mas gusto niya mangampanya on the ground. Nagbigay naman ng mensahe ang magkatandem ng Faisal Mangundato at Carlos Serapio na itigil na ang operasyon ng militar sa Lanao del Sur. Nananawagan ako sa gobyerno na suspindihin ang mga operasyon militar sa ating mga kapatid na Muslim. Stop military operations near or around the vicinity of Camp 103 of the MILF in Lanao, which suffered casualties as a result of air support and cannon fire. Wala namang aktibidad ngayong araw ang presidential candidate na si Jose Montemayor. Gayun din ang vice presidential candidates na sina Rizalito David at Manny Lopez. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Humihingi ng temporary restraining order ang ilang petitioners para hindi muna maipatupad ang Anti-Terrorism Act. Naghain na sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para ideklara itong unconstitutional. Saksi, si Ian Cruz. Nagsama-sama ang 26 sa 37 petitioner groups sa paghain ng joint motion for partial reconsideration sa Korte Suprema. Umaasa silang babalikan ng mataas na hukuman ang desisyon nito at ideklarang unconstitutional ang RA 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Despite meron 2 provision na kinatigan sa amin, sa tingin namin kulang pa ito. At kailangan, that's why nagdadala kami ng motion for recon. Dahil marami pang provisions na sa aming tingin ay dapat nilang i-declare na unconstitutional.
Nitong Disyembre, ilang bahagi ng batas ang idineklarang unconstitutional, kasama rito ang probisyon na nagpapahintulot sa Anti-Terrorism Council na i-designate ang isang individual o grupo na terorista at ang bahagi ng Section 4 o definisyon ng terorismo na nagsasabing kung wala itong intensyon na pumatay o manakit, hindi maituturing na terorismo ang advokasya, protesta, dissent, tigil trabaho, mass action at iba pang kahalintulad na karapatan. Sabi ng Supreme Court, lubhatong malawak at labag sa freedom of expression. Kinwestiyon din ni Attorney Virginia Suarez ng grupong Kaisaka ang Section 29 ng batas patungkol sa warrantless arrest. Sabi naman ni Attorney Nery Colmenares, may sapat ng kapangyarihan ng gobyerno para sa watain ang tinatawag nilang mga terorista. Si Attorney Tony Lavinia, na kinatawa ng mga katutubo sa petisyon, inilahad na isa sa mga petitioner nila, ang gurong si Chad Book, ang kasama sa pinaslang nitong Miyerkules sa Mindanao. Po, napakahalaga na ma-reconsider ng Supreme Court dahil may deadly consequences yung anti-terror law na ito. Si Chad ay matagal, 3 taon, at least 3 years, maybe 4 years na nire-red tag, tinatawag terorista. May supplemental motion for reconsideration din na inihain ng isang grupo sa ilalim ng Free Legal Assistance Group sa pangunguna ni Attorney Shell Jokno at Tio Dorte. Hiling nilang ideklarang unconstitutional ang Section 4 ng batas na nagbibigay ng definisyon ng terorismo, pati ang Section 9 patungkol naman sa inciting to commit terrorism. Humihiling din sila ng paglilinaw sa effectivity at implementation ng IRR ng batas at humihingi ng temporary restraining order upang hindi muna maipatupad ang batas. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Panregalo para sa special someone noong una, pero ngayon, booming business na ng isang estudyante na hatid ay success! Salip na sa ordinaryong canvas sa isang uri ng industrial glass ipinipinta ni Mariel Bonyo ng kanyang mga artwork. Kwento ni Mariel, naghahanap siya ng kakaibang Valentine gift noong isang taon kaya sinubukan niya ang glass painting. Nagustuhan naman daw ito ng kanyang special someone at bonus pang nagustuhan din ng ibang tao. Kaya tinuloy-tuloy na niya ang paggawa ng obra at ngayon nakakatanggap na siya ng mahigit 10 order kada buwan. Bayis kayo doon na ika-4 na yugto ng Bayanihan Bakunahan o National Vaccination Drive. Gagarapin po yan sa March 10 hanggang March 12. Ayon sa Department of Health, sa pagkakataong ito, magbabahay-bahay na at pupunta sa mga lugar ng trabaho ang mga vaccinator para magbakuna. Sabi ng DOH, sapat naman ang supply ng bakuna. Sabi sa isang pag-aaral, mas mataas ang tsansa na malubhang komplikasyon ng COVID sa mga taong may sakit sa puso, na stroke o may iba pang cardiovascular disease. Kaya muling giit ng mga eksperto, magpabakuna at magpabooster na rin para may dagdag proteksyon kontra COVID. At yan, Igan, ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman na Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.